malapit natin mamatay. Tika na tayo doon ah. Sadya ba yung paputok na yun? Last ko na yun! Sumama kayo sa akin! Bilisan nyo kung gusto nyo pang mabuhay! Bilisan nyo! Halika! Saan tayo pupunta? Dito sa bahay namin! Elmer! Elmer! May mga infected! Huh? Elmer, basta mo! Yes! Bilis, pasok! Pasok! Elmer, pwede ba? Mamaya na yan. Pagpahingayin muna natin yung mga bisita natin. Bisita? O pabigat? Iwan ko sa'yo. Okay ka lang, anak. Ah, asawa ko, si Elmer. Pare, galing nga pala. Elmer. Ako si Charity. Ay. Ito yung anak namin, si Hope. Pare, Jim Boy. Pagkain ba kayo dito? Boy. Oh. Hindi kasama rin silang bato. Ay, mga anak pala namin. Yel, isama mo sila sa kusina. Ikuha mo sila ng may inom. Dito pa tayo. Ha, huwag lang tubig. Pagkain, please. Pagkain. Sige lang. Salamat. Dami niyo namang pagkain. Konti pa lang yan. Mas marami dun sa basement. Ah, ganun ba? Very good. hindi, nagugutom na kasi ako eh. Bawal po kumuha dyan hanggat hindi po pumapayag sila nanay at tatay. Tubig lang po sabi nila. Hindi pagkain. Galing po yan sa grocery namin. May grocery po kasi kami dati. Malaki po. Dinala po namin lahat ng pagkain dito ni tatay para di na raw kami lumabas. Teka, gano? Katagal na ba kayo hindi lumalabas? Matagal na po. Matagal na? Pero bakit yung nanay niyo nasa labas kanina? Makita niyo po kasi kaya sa malayo, mula sa terrace kanina. Kawawa daw po kayo. Kaya lumabas siya kahit ayaw ni tatay. Tama naman si tatay eh. Muntik na makagat pati si nanay kanina. Alam mo, dapat talaga, pinabayaan mo na lang sila. Na ano? Namamatay? Narinig mo ba yung sarili mo, Elmer? Bakit? Sigurado ka bang walang nakagat sa kanila? Nakita mo yung babae, may sugat? Sigurado kang hindi sila infected? Oo. Kung ganun, edi sakaan natin sila. Sentensya. Elmer naman, kanina ko pa kasama yung mga yan. Wala namang kakaibang nangyari. O kaya malamang ligtas sila. Panganib pa rin ang dala nila sa atin. At sa ginawa mong to, paano yung supply natin ng pagkain at tubig?
Masyado kang makasarili. Tandaan mo, hindi lang tayong may karapatang mabuhay dito sa mundo. Doon na lang kami sa sala. Ano ba kayo? Delikado. Eh, paano kung biglang makapasok yung mga nangangagat? O, dito may pintong palabas kung sakaling gusto nung tumakas. Tsaka may mga damit naman kami na pwede naming pahiramin sa inyo. Sina nga pala kayo, ano? Mag-store pa kami ng pamilya sa inyo. Di ba, bukas, alisin kami. Teka, kararating lang natin, alis na tayo. Tsaka may kama, lambot-lambot niya, Pepe. Tsuboy. Merong camp yung mga militar sa norte. Baka pwedeng doon na lang tayo, Han. Kayo, baka gusto niyong sumama sa amin. Kung ako nga, nahirapan ako napuntahan kayo. Alam niyo, sa totoo lang, malabo na kayo makaalis dito. Bakit malabo? Sa pamaligiran ng infected tong bahay namin. Swerte niyo nga eh, nakarating kayo rito na walang kagat. Factory na malapit dito. Doon nag-umpisa ang pagkalat ng virus. Sa dami nila, swerte tayo na kaunti lang yung na-encuentro natin kanina. Kayo na lang ba yung natitira? O meron pang ibang mga tao na nasa loob ng mga bahay nila? Kami na lang ang natitirang buhay. Bukod na nga lang din sa mga nasa labas, kung buhay pa ang matatawag sa kanila. Deads na sila hanggat di naharap yung cure para sa kanila. Well, at least good news na may lifespan din yung mga infected. So, sana within a few days or sana weeks, mamatay na rin sila para makalabas tayong lahat. Yun ay kung mauubos sila. Eh, Diyos ko, sa tagal na namin dito, hindi naman nawawala ng infected sa labas. Bukod sa mga may bago silang nakakagat, eh sa tingin ko, matagal pa ang buhay ng mga yan bago sila mamatay. Kaya delikado talaga na lumabas pa kayo dito. Kahit na may bisita tayo, huwag niyong kakalimutan yung sinabi sa inyo ni nanay at tatay, ha? Opo, tatay. Hindi po kami pwedeng lumabas ng kwarto hanggat hindi po kayo nagigising ni nanay. Kasi, baka nakapasok na yung mga nangangagat, yung mga monsters. Siya ba makagat? Sige na, tulog na kayo. Tulog na kayo, anak. Huwag na. Isa pong mahalagang paalala mula sa Malacañang. Ang lahat ng mga nagbabalak na magpunta sa Sierra Madre ay pinapayuhan na huwag nang tumuloy. Wala na ang military base sa Sierra Madre matapos itong sugurin ng mga infected. Umantabay lang po kayo sa istasyon ito para Boljak sa ibang mga pupuntahan natin. Sa ngayon, pinapayuhan ang lahat na magtago para hindi kayo mabiktima ng mga infected. Inuulit ko po, magtago at huwag na huwag kayong... Naira, Elmer, pasensya na kayo, ha? Pero mukhang tama kayo mag-asawa, eh. Hindi na ata kayo makakaalis dito. Hindi mo man lang bababasahin. Tignan mo kung ano nilalaman yan dun sa Greg Salvador na yan. Dati ko pa alam yan. Alam mo? Bakit dinala mo pa sila dito? Bakit mo pa niligtas?
Elmer, kailangan ko pa ba ulitin sa'yo? Kapwa-tao natin sila. Kailangan nila yung tulong natin. Sige, magnanakaw nga si Greg. Pero alam mo kung bakit na nagawa yun? Nagawa niya yun para iligtas ang nanay niya. Na ikaw, ano na bang nasakripisyo mo para sa pamilya natin? Sinusumbatan mo ako? Mayra ba nakakalimutan mo tumigil ako sa pagtatrabaho para maalagaan ko yung mga anak natin? Kahit ako yung lalaki, pumirmi ako ng bahay. Bakit? Alam mo ba na napakahirap sa akin na lumalaki yung mga bata at wala ako sa tabi nila? Elmer, nanay ako. Nanay ako pero hindi ko magawang magpakananay. Dahil kailangan kong kumayod para sa pamilya natin. Mabuting tao si Greg. Swerte nga yung nanay niya at nagkaroon siya ng anak na kagaya niya. Magiging maganda siyang role model sa mga anak natin. At ako hindi.